Matuto ka munang magpasalamat. Amen. Kasi kung iisipin mo, kung ang ulam mo ay sardinas, hindi lahat ng tao nakakain ng sardinas. Kung iisipin mo, ulam mo tuyo, hindi lahat ng tao nakakain ng tuyo. Yung iba na umulot ng pagkain para meron silang makain. Pero ikaw, nagre-reklamo ka pa, hakot na yan, kuya. Ayaw mo pang kainin ang gusto mo, bacon. Amen, bacon? Ayaw mo kumain ng gulay. Gusto mo liyan po. Tignan mo nga yung kapatid mo kung umanggihan po yan. Hindi siya magreklamo, magpasalamat ka muna. Number two, material things are not the only source of happiness. Yung mga bagay na gusto natin makuha sa mundong ito, hindi lamang yun ang makapagpapasaya sa atin. Kung lagi tayong nakafocus na gusto ko tatlong sasakyan, gusto ko dalawang bahay, gusto ko maraming pagkain sa ref, gusto ko masarap ang aming dessert. Hindi lang sa mga ito lumiligaya ang tao. Sa jowa niyan, di ba? Meron happiness. Ayaw mo sumagot? Ikaw, gusto mo? Hindi lang sa material na bagay nandun ang kaligayahan. Amen. Amen. Sa pagkatutukayan natin, ang sabi na ang talata sa 1 Timoteo, kabanatang 6, talatang 7 hanggang 10, sabi dito, wala tayong dinalang anuman sa sanibutan ito, at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito, kaya dapat tayong masiyahan kung kayo'y may pagkain at pananamit. Magkaroon ka lang ng pagkain at pananamit. Ito ay dakilang dahilan na para sa atin upang tayo maging masaya. May maisuot ka lang at meron ka lang pagkain. Ito ay mabuti ng dahilan para sa atin na tayo sumaya. Pansinin nyo, kung habang nung dati, pangarap ko makapag-drive na kahit na second hand na coach, masaya na ako. Nagkaroon ka ng second hand, hindi gusto ko na ng brand new. Nung nagkaroon ka ng brand new, hindi gusto ko dalawang sasakyan ko. Nung nagkaroon ka na ng dalawa, hindi gusto ko tatlo ang sasakyan ko. Pare-parehas ang plate number. Hindi, gusto ko makapag-upa muna kami ng bahay. Nung makapag-upa ka ng bahay, gusto ko na ng sarili kong bahay. Nung nagawa ko na ng sarili kong bahay, sarili mong bahay, gusto ko dalawa na ang bahay. Tapos ngayon, gusto ko pa ng kondo. The more that you are asking for something, the more na kinukuha na nito ang buong oras mo. At mapapansin mo, sa buong taon na pagkatrabaho mo na gusto mo makuha ang lahat ng maraming yaon, wala ka nang binigay na Amen. Ang tamaan ay huwag magagalit. Amen. 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 Mo, dahil 7 araw ka nang nagtatrabaho sa loob ng isang linggo. 18 hours ka nang nagising at hindi nakutulog. Para lang sa mga pangarap mo at hindi mo na alintana na ang lahat ng yan ay hindi mo dahil madadala sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya mo bang dalhin ang isang sasakyan doon sa libingan mo na kakapraso lang? Amen. Kahit kalas-kalasin mo ang parte ng sasakyan na yan, hindi yan kakasya sa kakapraso lang na espasyo mo pag nilibing ka sa lupa. Amen. Amen. So ano gusto natin sabihin dito mga kapatid? Matuto kang makontento na binigyan ka ng Diyos ng pagkain kahit ano pa yan, kainin mo. Pagkain yan eh. Pagkain yan. Matuto kang masiyahan sa damit na meron ka. Kasi yung iba, paulit-ulit na ang damit, at yung iba ay walang damit, at yung iba ay nanghihingi ng damit. Pero ikaw na meron magsusot, Daddy, Mommy, ayoko nito. Nasuot ko na ito kahapon. Anak, nilabang ko naman yung kagabi. Material things are not always the only source of happiness. Pangatlo,
Let us focus our eyes